Ito na yung yes na ating pinaalsa sa asukal at gatas. So, ayan. Namix nyo na yung mga wheat ingredients ng maayos. Saka natin ibubuhos yung ating yes na ginawa kanina na pinaalsa. Ayan, imix nyo ulit. Imix nyo din. Saka po natin siya ibubuhos sa ating wet ingredients. So, ayan. Lagyan natin muna ng space dyan sa gitna. And then, ilagay natin yung ating wet ingredients. So, ayan. Mix nyo lang ng konti hanggang sa ma-mix yung dry ingredients sa wet ingredients. Tapos mamaya po, kakamayin na natin yan. So, ngayon, magsisimula po tayong magkamay kasi para maating mamix ng maayos. Okay, yan. Ayan, i-mix po natin yan ng maayos. Gamit ang ating mga kamay. So, may butter tayo dito. Saka natin ilalagay yung butter. Ayan. Para mas masarap po yung ating lasang ng ating dough. Last na ilalagay. Ayan, guys. Saka natin siya tingnan mo, guys. Ganyan lang po siya. Masahin po siya natin ng ayos. Thank you.
sana. So, hanggang naman ulit. Half kilo po ito, half kilo. Tapos na ating pagmamasa at yung ifo-form na siya ng pag-load at paaalisahin po natin ng isang oras. Sobrang lambot ng ating dinarumiro at hindi po siya matigas ang pagka tinapay natin mamaya. So yan, ifo-form na natin, papahiran po siya natin ng ulo ng konti sa nakataas. So yan guys, tapos na ating dough. Papahiran po natin ng konting mantika dun sa taas at tatakpan po natin para hindi siya mahanginan at ilagay po natin sa warm na place yung ating dough para umasa po siya ng magaling. Okay, ja. Okay guys.